ang nangyayari. Post ng post sa social media. Alam mo namang may asawa, post ng post, na nasa hotel, pali wow. Ang proud na proud ka sa gawa mo, no? Ako hindi ko kaya yun. Nakahubad pa, nasa room pa sila. Nga. Nakagigil-gigil ako eh. Nagpicture-picture pa kayo sa social media, tapos may video pa kayo, nagpa-video ka pa talaga. Nagpa-video, tapos pag naglumabas yung video mo, iiyak-iyak ka ngayon. Ikaw naman ang kawawa. Nakakahiya. Alam mo yun, hindi lang ikaw yung nahihiya. Pati kami kasi, kami damay-damay na yan. Lahat na ng Pilipino yan, damay-damay na yan. Kaya ako, naiinis ako sa mga taong ganyan eh, kasi nadadamay yung mga mababait. Disclaimer sa mga babae, mabait, I salute you ate, kuya, salamat kasi yung hindi nyo pinabayaan yung mga ano mo, pamilya mo. Ang sa akin lang, ito advice, hindi ako nagmamurunong kasi hindi rin naman ako tama, hindi ako perfectong tao, pero na-experience. Hola, nandito naman ako, ang pag-uusapan natin, obligasyon, ang daming maiisip mo kung anong-ano ang obligasyon, di ba? Ganito ang nangyayari, pag first timer, saka mga ex, ganun na talaga, ex abroad. Disclaimer sa matatamaan, wala akong pinapatamaan kasi ako gawain ko din to. Kaya lang, nagsishare ako kung ano talaga ang nangyayari. What's the real things that happening on working abroad? Disclaimer, akin to. Nood lang kayo. So ganito, pag alis, lahat, alam anong gagawin. Sabi na, sige, tawag ka ha, ito, nandito na ako. Anuhin mo ha, yung cellphone mo ha, magpa-ano ka, nagkakabit ka ng internet ha. Tapos nandoon na, dumating na doon. Anong ginawa? Ni hi, ni hello, hindi makatawag. Alam mo yon yung mga kaibigan ganun? Marami sila. Hindi lang ako nag-iisa, marami kami. Tapos makahiram, alam mo yung nakahiram sa'yo? Doon pa kakain, doon pa matulog, lahat nasa iyo na, lahat na binigay mo na, allowance, lahat tinulungan mo na, pupunta na kayo ng agency, nakapasa na lahat na pagdating sa abroad. Ano yon? Nga ni hindi man lang makahay, makahilo, wala lahat. Nanggigigil ako sa mga kaibigan ganun eh. Tapos ikaw pa masama kung kukumustahin mo sila, buhay ka pa ba? Ano namang nangyari sa iyo ni wala ka man lang reply sa mga messages? Sin lang ang pig. Ano yon? Nanggigigil ako. Marami sila pagdating sa abroad, hindi na makakaalala. Ito pa ang maano, pagdating sa abroad dito, taken na, married na, may asawa na. Pagdating doon, single ang mga bes, pabibi, dalagang Pilipina lang, pabibi lang, single na kagad doon. Ano yon? Naging single na, pagpunta ng abroad, single na agad. Hindi ba pwedeng, I'm taken. Pagdating doon, dalagang Pilipina ha, isang dalagang Pilipina. Kala mo, ay, ang mga lalaki din. Tapos pagdating doon, maka-makeup, wagas. Makaayos, wagas. Tapos ilan-ilan pa mga girlfriend, ilan-ilan pa ang mga ano, jujuwain, iba-ibang lahi, iba-ilan pa, 10-4. May araw pa, Wednesday, Merkulis, may araw pa yung mga date na yan. Tapos magkahulian, kawawa na naman, social media na naman, ikaw na naman ang trending. Kaya yung iba dyan, naawa ako eh, sa mga ano eh, mga babait. Disclaimer ha, sa matatamaan, sa mga mababait na OFW, I salute you all. Pagbutihan nyo, trabaho lang kayo dyan. Trabaho naman yung pinunta nyo, hindi boyfriend, hindi single. I'm not taking, nga. Tapos ngayon, pupunta kayo sa istasyon para magreklamo na ikaw pa ang naano, ikaw pa yung kawawa, ikaw pa yung nabibiyaan, ikaw pa yung nasaktan, kawawa, ikaw pa yung mukhang kawawa, ikaw na ngayon ang kawawa, nga. Paano naman yung iniwan? Paano naman yung iniwan na may anak, may responsibilidad sa pamilya, may anak na pinaaral, may pamangkin na pinaaral, may ampun na pinaaral, may katulong na naghihintay ng sahod? Nga, wala nang padala kasi napunta na doon sa kabit. Nanggigigil ako sa mga ganun tao eh. Akala mo ano, pasaya lang, bukaka lang. Paano naman yung bukas ninyo? Tapos pag irereklamo kayo, nanginginig kayo sa takot kasi baka na-deport kayo. Eh anong ginawa nyo dyan? Mag-party, mag-enjoy, super feeling single, kahit butas na. Naiinis ako eh, yan na naman, nagdududa kayo kung anong butas. Ang ibig kong sabihin, kahit butas na ang bulsa, nga pa rin ang nga. Gigigil ako eh, wala na kayong ginawa kundi mag-ano na lang, feeling nyo sa abroad, single ka. Pagdating sa abroad, akala mo, stay in, take in, nga. Ganyan ang gawain ng iba eh.
espesyal. Bili ng bili, akala mo makabili, hindi bang makatawag sa nautangan sa Pilipinas, ni Hai, ni Hilo, ni Nga. Pero nung nandito pa sila, nung hirap pa sila, nung hindi pa nakapunta sa abroad, hala, akala mo santos na ano eh, na hindi makabasag ng pinggan eh, ni makahingi ng tulong, wagas! Ito namang ako namang tanga-tanga, magpautang ka naman, lahat tayo maraming tanga dyan, magpautang naman, kawawa, kawawa, utangan natin, sige, bayaran naman niya. Tapos pagdating doon, nakalipad na ganyan, o nakalipad na doon sa ano, sa patuturunguan, parang liwanag sa dilim, isigaw mo, parang ganyan, ikaw pa nga yung nautangan, ikaw pa yung kawawa, ikaw pa yung maniningil, ingingi, dinga, dininga nga, ikaw pa nga yung itunangan, ikaw pa mahiyang mag-utang, marami yan sila. Minsan lang din kasi nakakasakit kasi nga hindi mo na anong gagawin kung anong ipareport ko na sa life, paano ko na to sa ano kasi wala na talaga, akala mo namatay na yung pala, patay-patayan pa yung kapit pa mata pa, maawain pa yung ano, legal hoy, legal wife is legal wife. Pagkabit ka, maano ka kung saan ka lulugat. Nagigil ako, nagigil ako sa bag ko eh. Hindi mo alam kung saan ka lulugat. Aawain mo pa, susugurin mo pa, ano ka? Di, nga nga, ikaw na ang ano, number one. Number 2 ka lang, huwag kang umasta ng number 1. Tapos iiwanan yung legal wife, tapos yung mga anak, mga na hindi makapaaral, wala naman mga kasalanan yung mga bata. Ito, lahat talaga yung napakahirap, yung anak. Kasi sila yung ano, talagang center of the problem. I feel how being a broken family, I know how is it hard. Yung iba, nagpapakamatay dahil sa sakit ng ano, na anong nangyari sa pamilya nila, depression, yung ganun. Kaya yung iba nagkaganun kasi dahil sa hirap ng buhay, ni hindi nila maano kung saan sila kukuha ng pagkain kasi yung tatay nila, yung nanay nila, pasarap, wagas. Akala mo, ano eh, pinapuyo mo na sa bahay, pinatira mo na sa bahay, pinakain mo pa sa palad mo, nilalaro pa yung asawa mo. Disclaimer ha, pero nangyayari ito, nilalaro pa, sila naglaro, ikaw naiwang ka, nandito ka na sa baba, sila naglalaro ng iwang ko, patintero. Ang gigigil ako eh, pinakain mo na, sinubuan mo na, iktutuklawin ka pa, parang kubra, daig pa sa kubra, mas malala pa. Yung isang kagat mo lang, isang amoy mo lang, patay ka na, ganun. Gigigil ako eh. Gigil na gigil ako sa mga taong ganun. Dapat, ikaw na nga tinulungan, dapat marunong kang lumugar, marunong kang umunawa sa taong, ano, huwag kang magpapapatintal. Ito namang isa, magpapatintal. Wala na, naglukuhan na lahat. Kainis, hindi ka naman lang nakonsensya sa mga naiwan, hindi ka man lang nakonsensya sa mga bata, hindi ka man lang nakonsensya sa nanay, na sila nagpakahirap dahil lang ang long distance relationship. Alam mo yun, ang iba, mahiya naman kayo. Kaya nga yung ano, naririnig ako sa social media, binugbog ng ibang lahi. Tapos ikaw ngayon ang kawawa. Nakakahiya sa mga ano, sa mga mababait, nakakahiya. Tayo-tayo lang dapat, tayo yung nag-unawaan, dapat tayo nagtulungan sa abroad, dapat isipin natin na kapwa Pilipino natin dapat tulungan. Hindi, naghihilaan tayo sa pataas kung sinong mauna. Parang ano yan eh, parang nakita ng artista eh, nag-uunahan, ganun. Dapat tulungan tayo kasi nandoon isa lang ang ano natin eh. Isa lang naman ang ano natin na bakit tayo nagpunta sa abroad ah. Diba? Para makaipon ng pera. Pero yung iba, lalaki ang pinuntahan, babae ang pinuntahan, nga. Feeling single? Ako lang nag-iisa. Itong mukha na to, nag-iisang single lang to. Itong mukhang to, kakagising ko pa lang, tinong pawis na pawis. Looking fresh. Ako lang ang single. Huwag na kayong makisama pa, makidamay pa kayo eh. Makikiramay pa kayo sa akin eh. Nangigigil ako eh. Tapos, alam mo ba, hindi tatawag si Mr. or si Mrs. kung sino yung naiwan sa Pilipinas. Alam mo ba, tatawag, hi, hello, kumusta na ka? Oo, okay lang langga, pero nasa ibang ano na pala, nasa may ibang planeta na. Nag-aano na, nagbabangka na, nagkumakanta na ng buhos ng ulan. Uy, buhusan nyo naman ako, pati ako, idamay nyo na ibuhusan kasi tuyo mo tayo ako. Makakagigil. Tapos, pag umuwi, ibang bahay ang uwian. Nga. Ano yan? Mental lang? Baliw-baliwan factor? Pag uwi, hindi na narinig na lang ng pamilya, narinig na lang ng auntie, narinig na lang ng asawa, nakabalik na lang abroad, saan nagpunta? Mayroong mga taong ganun eh, yung mga taong natulungan mo, pumunta sa bahay mo, pagbalik, di na maka, kung saan na yung, hindi na nila alam kung saan sila nanggaling, ni nga, hindi man lang makahuwi. Uy, abnormal, nandito na ako. Nakapunta, nakabalik na ako ng Pinas. Hindi, lilipad sila kahit anong, iwan ko, nasa ibang planeta yata sila eh. Naligaw eh, nasa Earth sila nakatira, pero uuwi sila sa ano, sa Saturn or sa Venus. Ito pa, pagdating sa Pinas, tapos, hakutan factor.
aki, sa'yo na yan, itong damit, itong alahas, binigay ko yan, diba, binigay ko yan, hindi ko matali, itong sing-sing, wedding, binigay ko yan, maghulian na, magsaulian na ng kandila, besh! Magsaulian na sila, yung alahas ko, yung punggos ko, sa'yo na yan, lahat, yung panty ko, yung brief ko, kulang na lang yung brief, ibigay mo, kasi magsulian na ng ano, wala nang forever yan, magsulian na ng kandila yan, ganyan naman kayo, mahilig kayo sa ganyan, pero ano? Anong nahihirapan? Sino nahihirapan kayo ba? Kayo yung nagtihaya kaagad? Kayo yung nagpakasarap? Kawawa yung mga bata. Kawawa yung may mga anak. Kawawa yung mga ano pa, mga bata pa na wala pang puwang sa ano, hindi nila alam na naghiwalay na pala yung mga magulang nila. Kawawa naman yung nag-aaral sa elementary, sa high school, sa college. Hindi na matutupad yung pangarap nila dahil lang sa ano nyo, sariling ano nyo. Sino naman ang kawawa? Siyempre yung mga bata. Yung mga bata ang maagrabyado kasi yung kinabukasan nila nakadepende yan sa pamilya. Kung paano nila nakita ang pamilya nila, yun minsan na sumusunod sila sa apak ng mga magulang. Alam mo ba yun? Paglaki nila, marireflect nila. Nandoon na yan sa utak nila kung ano yung nangyari sa pamilya nila. Ako being a broken family, I make sure that I will push myself to be a better person. Gusto ko makapag-aral ako kahit wala ang magulang ko, kahit wala sila. Gusto ko kung pwede mag-working student ko para ako makapag-aral. Gagawin ko lahat kasi ayaw kong mapatiwarik yung buhay ko. Ayaw kong maging katulad sa anong nangyari kung anong nangyari sa buhay ko. Gusto ko, pag tingin nila sa akin, mayroon na akong mapapakita sa kanila. Ganun. Pero hindi mo maano yung mga kabataan kasi minsan mga kabataan magiging depression yan sila, besh. Kasi hanapin nila ang pagmamahal ng ina. Post ng post sa social media. Alam mo namang may asawa, post ng post, nasa hotel pa, di wow. Ang proud na proud ka sa gawa mo, no? Ako hindi ko kaya yun. Nakahubad pa, nasa room pa sila. Nga, nakagigil-gigil ako eh. Nagpicture-picture pa kayo sa social media, tapos may video pa kayo, nagpa-video ka pa talaga. Nagpa-video tapos pag lumabas yung video mo, iiyak-iyak ka ngayon. Ikaw naman ang kawawa. Nakakahiya. Alam mo yun, hindi lang ikaw yung nahihiya. Pati kami kasi, kami damay-damay na yan. Lahat na ng Pilipino yan, damay-damay na yan. Kaya ako, naiinis ako sa mga taong ganyan eh. Kasi nadadamay yung mga mababait. Disclaimer sa mga mabait, I salute you ate, kuya. Salamat kasi yung hindi nyo pinawayaan yung mga ano mo, pamilya mo. Ang sa akin lang, ito advice. Hindi ako nagmamurunong kasi hindi rin naman ako tama. Hindi ako perfectong tao pero na-experience ko. Ako ang dami kong na-experience sa buhay ko. Pero iniisip ko, kung hindi ako magbago, paano na lang ang buhay ko? Alam mo yun, maka-shopping, maka-gala, maka-spend ng pera. Wagas, wala nang bukas, bes. Pagkatapos, pag-gising mo, nga, wala nang kaibigan, wala na lahat. Nga, iniwan ka na. Alam mo ba kung ano lang natira sa'yo? Pamilya mo, sila ang tutulong sa'yo. Sila yung mag-aaruga sa'yo. Na wala na kaibigan, na wala na boyfriend, na wala na ang asawa. Sila, nandyan pa rin. Ang pamilya, ang nag-iisa. Yan, ang mahal mo sa buhay, ang asawa mo. Siya ang makakaunawa sa'yo. Kahit mag-ex ka pa, kahit ang dami yung pangkabit, pag yung babae, ang lambot ng puso nila eh. Basta, mag-ano ka lang, magsuri ka, umuwi ka ng tawad. Pati lalaki, ang dami yung mga lalaki, martyr eh. Sila yung mga taong tipong tao na kahit nagkasala ka pa, papatawarin ka dahil mahal nila ang pamilya. Kasi baka maligin tayo. Pero one is enough. Mayroong mga klase, mga lalaki na kahit inuputa na sila sa ulo, okay lang sa kanila. Mapapatawad nila. Basta yung babae sincere na humingi ng tawad. Mayroong ganang tao eh, mga martyr. Mayroon ako, katulad ko, martyr din ako, pero natauhan kasi ako. Tapos mayroon ding mga babae na ang lambot, lalo na pag legal wife. Ako ang legal wife. Ako lang ang nag-iisa. Yung mga ganun. Gusto ko yung mga ano, mga actingan na ganun eh. Yung mga ikaw kabit. Ako ang totoo. Kahit yung asawa ko matulog sa'yo, ako pa rin ang uuwian. Dahil ang iisa ako. Legal wife. Yung ganun. Kaya yung mga kabit, isip-isip din pag may time. Kung take in na, wag na umintir ate. Sasakit lang ulo mo. Dahil anong mangyari, kahit hiwanan niya ni Mrs., ikaw pa rin, siya pa rin ang babalikan. Nagigigil ako eh. Tapos makaasta, parang akala mo legal wife, daig mo pa yung asawang na original. Nga. Tapos pag hindi ka mabigyan ng resisto, susugurin mo yung Mrs. Kawawa naman yung luma na nag-upload. Isipin ninyo, hindi tayo habang buhay tan bata. Ako lang,
ito lang, itong mukhang to, tingnan nyo. Ito lang ang habang buhay bata. Huwag kayong mag-ano dyan ha, nang aano kayo eh. Kayo, tayo, tatanda rin tayo. Saan tayo pupunta? Sa magulang natin. Saan tayo pupunta? Sa legal wife natin. Saan tayo pupunta? Sa mga anak natin. Sinong tutulong sa atin pagtanda? Siyempre, anak natin, di ba? Eh kung ginawa mo sa anak mo, eh pinabayaan mo lang. Makukuha mo bang 100% para tulungan ka? Para alagaan ka? Nga. Baka hindi ka, baka itabuhi ka pa nga niya. Dapat mahalin ang mga anak mo. Alagaan mo sila kahit naghiwalay na kayo. Bigyan mo sila ng importansya. Paaralin mo sila. Yun ang pinakamahalaga bilang isang magulang. Paaralin ang bata. Kasi ako, bilang working student, bilang walang magulang, mahirap. Mahirap kasi hinahanap mo yung pagmamahal ng magulang. Sila, hinahanap na nila. Pero alam nila kung bakit kayo nag-a-abroad. Kaya minsan ang nag-a-abroad, parang kinakabahan na ako eh, kasi mayroon na namang kadramahan eh. Alam mo yun, marami, baka out of 100%, 40%, 30%, nga, nagkahiwalay dahil sa tintal, pumunta ka doon para magtrabaho, hindi para makipaglandian, pumunta ka doon para magtrabaho, para sa magulang, para sa anak, para sa pamilya, yun lang, isa-isa isip. So, ito ay para sa mga friends, sa mga baguhan, at sa mga nagbabago-baguhan, yun yung inaano ko. So, thank you for watching, please subscribe my YouTube channel para updated kayo sa mga ganap. Siyempre, ano pa, ang kampanyerang Kuba, pindutin na, para, siyempre, updated ka lang sa mga video ko.